Ako ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Kabanata 52. Hindi mo ba ako kilala? Nang marinig ni Cyrus ang sigaw ni Roxanne, dali-dali siyang lumabas ng kwarto niya papunta sa apartment ng dalaga. Paglabas niya pa lang ay makita niya na bukas ang pinto ng apartment kaya pagkatapos niyang mag-alinlangga saglit, pumasok na siya ng diretso. Pero napatigil siya bigla nang makita niya kung ano ang nangyayari sa loob. Nalaman niya na hindi pala ang iniisip niya ang nangyayari kundi dahil may limang kalalakihan ang bigla na lang pumasok sa apartment ni Roxanne. Sino kayo? Bakit bigla na lang kayong pumasok dito? Kalmado na tanong ni Roxanne sa mga kalalakihan. Ikaw ba si Roxanne Cruz? Tanong ng leader ng grupo. Nilapitan niya ang dalaga at may pagkamanyak na pinasadahan siya ng tingin. Oo, ako nga. Tumanggo ng bahagya si Roxanne. Kay, then ikaw nga ang hinahanap namin. Humisi ang lalaki at mas lalo pang lumapit sa dalaga. Dahil dito, napaatras si Roxanne at kinakabahang nagtago sa likod ni Joshua. Natatakot din si Joshua sa mga lalaking ito. Pero dahil gusto niyang magpakitang gilas sa magandang dalaga, nilakasan niya ang loob. Niya at kinumpranta ang mga lalaki, sino ba kayo? Ha? Bakit bigla na lang kayong pumasok dito? Putang ina, anong pake mo? May kinalaman. Kaba dito. Sinasabi ko sa'yo. Huwag kang mangialam dito kung ayaw mong magripuhan sa tagiliran, naiintindihan mo. Banta ng lalaki kay Joshua. Yu, umalis na kayo dito kung ayaw niyong tumawag ako ng pulis. Nauutal-utal na sigaw naman ni Joshua. Pak! Nang narinig ng lalaki ang sagot ng binata, nilapitan niya ito at sinampal gamit ang likod ng kanyang kamay. Pagkatapos ay pinandilatan niya ito at minura, putang ina ka, ah! Ang lakas ng loob mong pagbantaan ako. Natamba si Joshua sa lakas ng sampal ng lalaki. Hindi siya agad nakatayo nang makita niya ang dugong dumadaloy mula sa kanyang ilong papunta sa sahig. Si Cyrus naman na nakatayo sa pintuan at pinapanood ang mga pangyayaring ito ay imbes na kawan ang kinahinatnan ng binata ay nakaramdam ng tuwa. Para sa kanya, pareho lang na masasamang tao ang mga lalaki pati na rin ang binata. Oh my God, Joshua, are you okay? Gulat na gulat na hiyaw ni Roxanne at maluha-luhang nilapitan si Joshua. Dahil sa sigaw na ito ng dalaga, sa wakas ay nalaman na rin ni Cyrus ang pangalan ng lalaki, Joshua. Okay lang ako. Pinunasan ni Joshua ang dugo sa kanyang ilong at pinilit na tumayo. Nang makatayo na siya ay sinigawan niya ang lalaking sumampal sa kanya, ang lakas ng loob mong saktan ako, ha? Hindi mo ba ako kilala, ha? Sisiguraduhin kong magsisisi ka. Kay, sino ka ba? Nakangising sagot naman ng lalaki. Ako si Tempest Sover. Maghintay lang kayo, lintik lang ang walang ganti. Sigaw ni Joshua pagkatapos ay nilabas niya ang cellphone niya na para bang may tatawagan. Napatigil ang lalaki nang marinig niya ang sagot ng binata. Tumingon siya sa mga kasamahan niya at tinanong sila, kilala niyo? Hindi. Hindi rin, eh. Sunod-sunod na umiling ang mga kasama niya. Napanganga na lang si Joshua nang marinig niya ang mga sagot nila. Ang totoo niyan, wala talaga siyang matatawagan para tumulong sa kanya kasi hindi naman talaga siya ang totoong Tempest Sover. Sinabi niya lang iyon para matakot sila sa kanya. Ang hindi niya lang inaasahan ay hindi pala nila kilala si Tempest Sover. At may naalala ako, boss, nitong mga nakaraang araw, may rich kid sa live ni Roxanne na palaging kumakalaban sa boss natin. Parang Tempest Sover ata ang gamit na username. Noon. Sa sandaling ito, biglang naalala ng isang lalaki na may blonde na buhok ang pagkakakilanlan ni Tempest Sover kaya mabilis niyang nilapitan ang boss nila at binulungan ito. Napangisi ang leader nila at lumapit kay Joshua at mahinang sinabi sa kanya, lako pala yung palaging kumakalaban kay Boss Cabrol. Ha! Boss Cabrol! Nanlaki ang mga mata ni Roxanne dahil sa gulat. Narealize niya na kung ano ang nangyayari ngayon. Ang grupong ito ay pinadala nung prince sa Lumbuit Cabral na iyon. Oo, ako nga. Kilala mo naman ako siguro, diba? Pinapayuhan ko na kayo. Umalis na kayo dito ngayon din kung ayaw niyong magsisi. Mayabang na sigaw ni Joshua dahil akala niya ay matatakot na sa kanya ang mga lalaki. Hey, magsisisi kami. Humisi ang leader grupo at pagkatapos ay walang ekspresyon na sinabi, saktong-sakto kasi pinapahanap ka din sa amin ni boss. Dahil nagkusa kang magpakita sa amin, tuturuan ka na lang din namin ng leksyon ngayon. Napatulala si Joshua dahil sa sinabi ng lalaki.
Hindi niya inaasahan na imbes matakot sila sa pagkakakilanlan ni Tempest Sover ay mas lalo pa silang yamabang labis-labis na ang pagsisisi niya ngayon. Kung alam niya lang, hindi niya na sana sinabi na siya si Tempest Sover. Ngayon, imbes na tumakbo sila sa takot ay mas lalo pa silang nagalit na tatawa na lang si Cyrus habang pinapanood sa may pintuan na papailing dahil sa katangahan ni Joshua. Hindi niya ba alam na mortal na magkaaway sina Prince Salungbuhit Cabral at Tempest Sover? Dahil hindi siya nag-iisip, lagot siya ngayon. Mga tol, sugo rin na yan. Sa sandaling ito, biglang sumigaw ang lalaki. Bang! Agad na pinalibutan ng apat na mga kalalakihan si Joshua at pinagsisipa ito sa ulo at katawan. Si Roxanne naman ay gusto silang pigilan pero hindi niya ito magawa dahil malalakas at marami sila. May lalaking tumulak sa kanya kaya napaupo siya sa sahig. Bang bang bang! Patuloy lang ang mga lalaki sa pagsipa kay Joshua. Hindi siguro naisip ni Joshua na ganito ang mangyayari sa kanya bago pa man niya makuha ang babaeng gusto niya ay mabubugbog muna siya para kay Cyrus. Stop! Hindi ba't ako lang naman ang pakay niyo? Huwag niyong saktan ang kaibigan ko. Sigaw ni Roxanne habang pinipilit na pigilan ang mga lalaki. Pero parang wala lang narinig ang mga lalaki. Patuloy pa rin sila sa ginagawa nilang pambubugbog. Nakakaawa na ang hitsura ni Joshua ngayon. Kung hindi lang dahil hindi siya makahanap ng pagkakataon na makapagsalita, kanina niya pa sana sinabi ang totoo. Ngayon ay puno na ng dugo ang bibig niya at nanghihina na rin siya kaya mas lalo pa silang hindi makapagsalita. Si Cyrus naman ay nakatayo pa rin sa pintuan, malamig na pinapanood ang nangyayari. Wala siyang balak na tulungan ang binata. Napansin na ni Roxanne si Cyrus kaya agad niya itong sinigawan, bakit nakatayo ka lang dyan? Tumulong ka dito. Tulong.